Magpatuloy po tayo sa ating programa at papatunayan ko po sa ating mga taga-subaybay na dyan sa grupo ni Soriano, yung ipinapangaral dyan ay Ebanghelyo ni Perez, Ebanghelyo ni Soriano, hindi po Ebanghelyo ni Kristo. Ganyan po yung grupo na yan. Ang mga aral dyan, pinaghalong aral ni Perez at aral ni Soriano, pero hindi aral ni Jesus Christ. Ano po ang isang aral ni Soriano na pinagsasama-samahan dyan sa grupo na yan? O yung turo na yung mga taga-Sodoma at Gomora, yun po ay sa araw ng paghuhukom ay may pag-asa pang maligtas. Ayan. Yan po yung sinasabi ko na hindi naman aral ni Jesus Christ. Yan po ay aral ni Soriano. At si Soriano, baka pagka na sukol na naman natin, idahilan na naman si Nicolas Perez. O, ganyan si Soriano, pag nasusukol, pag nako-corner, maghahanap ng sisisihin. Idadahilan si Nicolas Perez. Yung turo na yan na yung mga taga-Sodom at Gomora ay may pag-asa pang maligtas sa araw ng paghukom, yan po'y hindi itinuro ni Nicolas Perez. Turo na yan ni Soriano. O ngayon, dahil yan ay turo ni Soriano, o maliwanag na hindi yan turo ng Panginoong Hesukristo. O gusto niyo po ba, patunayan ko sa inyo na yung turo na yan na may pag-asa pang maligtas sa araw ng paghuhukom ang mga taga-Sodoma at Gomora, yan po'y turo ni Soriano at hindi naman turo ni Jesus Christ. Bakit? Kasi kay Jesus Christ po, mga magulang at mga kaibigan, yung turo ng Panginoong Hesukristo, ang mga pinarusahan ng Diyos at nilipol ng Diyos na mga taga-Sodoma at Gomora, yun po ay wala na pong maliligtas doon. Wala pong magiging dapat sa Diyos kahit isa. Diyan sa mga nilipol ng Diyos na mga taga-Sodoma at Gomora. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yung ating mga kasama sa Facebook Live at sa YouTube Live, do you agree with me? Sang-ayon po ba kayo sa sinasabi ko na lahat ng mga nilipol ng Diyos, pinatay ng Diyos na mga taga-Sodoma at Gomora nung siya po'y magpaulan ng apoy at asupre dyan po sa mga bayan na yan, lahat po ng nalipol dyan, wala na pong pag-asa sa kaligtasan. Wala na pong pag-asa na maging dapat pa sa Diyos ayon kay Jesus Christ. O ngayon, ayon sa turo ni Soriano, meron pang pag-asa na maligtas sa araw ng paghuhukom ang mga taga-Sodoma at Gomora. Bakit? Ano po ang pinagbabatayan ni Soriano? O babasahin ko po, Mateo 10 at ang talata po ay 15. O ito po yung pinagbatayang talata ni Soriano para bigyan niya ng pag-asang maligtas pa ang mga taga-Sodoma at Gomora. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghukom kaysa bayang iyon. Nasundan niyo po ba yung binasa nating talata? Mateo 10 at 15? Pwede po bang sumagot yung ating mga kasama? Kung kayo po ay pamilyar
dito po sa binasa nating talata, Mateo 10 at 15. At yung mga miyembro sa grupo ni Soriano, yung mga nag-iisip-isip na, hindi ba napakinggan ninyo sa pasalamat nung si Soriano ay magpahanga na naunawaan niya na sa araw ng paghuhukom ay may pag-asa pang maligtas ang mga taga-Sodoma at Gomora? Bakit? Dahil dito sa binasa niyang talata, Mateo 10 at 15, sinabi ng Panginoong Yesus, higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa bayang iyaon. Kaya, yan ang delikado, yung kaya ni Soriano . Pagkabasa ng talata, magbibigay ng konklusyon. Kaya, Sister Dos, sa araw ng paghuhukom, may pagpapaumanhin na gagawin ang Diyos sa mga taga-Sodoma at Gomora. Kaya may maliligtas, may pag-asang maligtas yung mga taga-Sodoma at Gomora sa araw ng paghuhukom. Natatandaan po ba yan ng ating mga kasama? Pwede po ba kayong sumagot? Binabasa. Meron po bang sumasagot yan? Mabasa ko lang. Hindi ba tinuro yan ni Soriano na mayroong pag-asa pang maligtas ang mga taga-Sodoma at Gomora? Ang pinagbatayan ni Soriano, Mateo 10 at 15. Doon sa salita na higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa bayang yaon. Si Soriano, pagkabasa ng talata, nagbigay na po ng konklusyon. Ano po ang kanyang konklusyon? May pagpapaumanhin o pagpapatawad na gagawin ang Diyos sa araw ng paghuhukom sa mga taga-Sodoma at Gomora. O ngayon, e totoo po ba yung ganun turo na yan? Yung turo ni Soriano na yan, na hindi naman turo ni Jesus Christ? Bakit? Ang turo ng ating Panginoong Jesucristo, dito po sa Mateo 10 at 15. Lilipat lang po ako ng salin. Sa magandang balita, Biblia ko po babasahin ng Mateo 10 at 15. Ano po nakasulat dito? Mga magulang at mga kaibigan, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon ay sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Yung ating mga kasama, nandyan pa po ba? Nakikinig pa po ba kayo? Ang pinag-uusapan na po natin yung turo ni Soriano na may pag-asa pang maligtas ang mga taga-Sodoma at Gomora. Kay Jesus Christ po, batay po dito sa binasa nating salin sa magandang balita Biblia. Ano po sabi ng Panginoong Jesus? Tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon. Ano po ba yung tinutukoy niyang bayan na yung mga mamamayan ay higit na mabigat na parusa ang igagawad? Kung atin pong itataas ang basa, mga magulang at mga kaibigan, noong sinugo po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kapag ka doon sa mga bayan na pinagsuguan sa kanila na sila po'y nagpagaling ng may sakit, sila po'y nagpalayas ng mga demonyo,
naglinis ng mga ketong. Ha? Gumawa sila ng mga himala. Eh, hindi sila tinanggap nung mga bayan na yon. Bagamat nakakita ng mga himala, ng mga pagpapagaling. Tinanggihan ng mga alagad, ng mga apostol. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ito, sa Mateo 10:15, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon. O sino po yung tinutukoy? Yung mga tumanggi sa pangangaral ng mga apostol. Bagamat sila po'y nakaranas ng mga himala, ng mga pagpapagaling, tinanggihan nila. O sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang parusa na igagawad. Yan po sa mga bayan na tumanggi sa pangangaral ng mga apostol sa kabila na meron silang naranasan at nakitang mga himala. Amen. Ha? Kung ikukumpara dito po sa mga taga Sodom at Gomora, higit ang parusa ng mga bayan na tumanggi sa mga apostol sa pangangaral na ginawa nila. Ha? Meron pa rin parusa itong mga taga Sodom at Gomora. Kaya lang, higit ang parusa na mararanasan ng mga bayan na tumanggi sa pangangaral ng mga apostol. Bakit? Ang mga taga Sodom at Gomora, mga magulang at mga kaibigan, wala naman po silang nasaksihan ng mga pagpapagaling at mga himala na kagaya ng ginawa ng mga apostol. Nagkakaintindihan po ba tayo? Hello, pwede po bang sumagot yung ating mga kasama? Ah, sa kasalukuyan po ngayon, mayroong 25 sa ating Facebook Live. Sa YouTube Live po, sabihan lang po ako. Nakakasunod po ba ang ating mga kasama dito po sa pinag-uusapan natin? Ah, yung turo na may pag-asa pang maligtas sa araw ng paghuhukom, ang mga taga Sodom at Gomora, hindi yan turo ni Jesus Christ. Turo yan ni Soriano. Hindi yan tinuro ni Perez kay Soriano. Ha? Turo lang yan ni Soriano. Sa YouTube 33, Facebook 26. O ngayon, si Jesus Christ, ang kanyang binibigyan po ng diin, mga magulang at mga kaibigan, sa araw ng paghuhukom, yung mga bayan na tinanggihan ng pangangaral ng mga apostol, sa kabila na meron silang naranasan at nasaksihan na mga himala, mga pagpapagaling, eh sila po ay tatanggap ng higit na parusa. Mas mabigat ang parusa ng mga bayan na tinanggihan ng mga apostol kaysa parusa na tatanggapin naman ng mga taga Sodom at Gomora. Amen! Pwede bang mag-amen yung mga kasama natin? Ha, malamang ko lang kung naintindihan po yung punto na yan. Ha, pag naunawaan nyo po yan, ay hindi kayo machuchubibo ni Soriano. Ito po'y comparative. Yang Mateo 10:15, ito po ay paghahambing. Ipinakita ni Jesus Christ ang mga taga Sodom at Gomora, paparusahan yan. Ha? May parusa na tatanggapin ang mga taga Sodom at Gomora. Ha? Pinag-uusapan po dyan sa dagat-dagatang apoy na. Pagkalipas na po ng 1,000 taon. Kasi po, ang pinaka-final na parusa, yung dagat-dagatang apoy. Ngayon, doon po sa dagat-dagatang apoy, paparusahan ng mga taga Sodom at Gomora. Bakit? Dahil nga sa mga kasama ang ginawa nila doon. Ha? Lalaki sa lalaki, nakikipagtali.
babae sa babae nakikipagtalik. Ha? Kung natatandaan niyo po yung mga anghel na dumalaw kay Lot doon po sa Genesis, Kapitulo 19, ang talata 4. Ha? Gusto po noong mga lalaki, matanda at bata, ay sipingan, makipagtalik sa mga anghel na dumalo kay Lot. Nakita niyo po kung gaano katindi ang kasamaan noong mga taga Sodoma at gayon din po sa Gomora. Ano ginawa ng Diyos? Nilipol niya yung mga bayan ng Sodoma at Gomora. Nagpaulan ang Diyos mula sa langit ng apoy at asupre. O kaya sila po ay napahamak, nilipol ng Panginoong Diyos. Ngayon, sa araw ng paghuhukom, paparusahan pa rin ang mga nilipol na yan sa dagat-dagatang apoy. Kaya lang, mas mabigat ang parusa na mararanasan noong mga bayan na tinanggihan ng pangangaral ng mga apostol. Amen! Kasi ang mga apostol nung mangaral, nung sinugo, may mga himala, may mga pagpapagaling. Yung mga bayan na tinanggihan ng mga apostol, sa araw ng paghuhukom, mas higit ang parusa nila sa dagat-dagatang apoy kumpara sa parusa ng mga taga-Sodoma at Gomora. Amen! Pwede po bang mag-amen yung mga kasama natin na naintindihan yan? Ha? Sige po, hintayin ko kayo, ha? Pakirefresh din itong ating monitor. Kung mayroong sagot na ibinibigay ang ating mga kasama. Kasi gusto ko po maintindihan mabuti natin itong punto na yan. Dahil diyan nga po si Soriano nakakapagpahanga. Ha? Mga kapatid, sa araw ng paghuhukom, may maliligtas pa rin sa mga taga Sodoma at Gomora. Bakit po ganyan ang pagtuturo ni Soriano? O nasan ba si Soriano? Hindi ba si Soriano nasa Brazil? Ano po ba ang Brazil? Modern Sodom and Gomorrah. Ano ibig sabihin? Kung ano po yung ginagawang kasamaan ng Sodom at Gomora, ganyan din ang ginagawa na kasamaan sa Brazil, kung saan naroon si Soriano. Hindi ba kasama ni Soriano yung private nurse niya? O bakit sila nasa Brazil? Kasi sa Brazil, hindi na pinapansin yung makakita ka ron ng lalaki sa lalaki naghahalikan. Babae sa babae, in public, naghahalikan. Hindi na pinapansin sa Brazil yun. Yung same-sex marriage. Yun po ay legal, allowed. Pinapayagan sa Brazil. Ano ang ibig sabihin? Kaya si Soriano nagtuturo ng ganyan. Turo ni Soriano yan. Hindi naman turo ni Jesus Christ yan Na yung mga taga Sodom at Gomora may pag-asa pang maligtas kasi binibigyan ni Soriano ng pag-asa. Yung sarili niya at noong mga miyembro na ginagawa po yung masamang gawain nung mga nasa Sodom at Gomora. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pampalakas ng loob yung turo na yan. Na kahit sila po ay may ginagawang mga karimarimarin, karumaldumal na pakikipagtalik ng isang lalaki sa kapwa lalaki o ng isang babae sa kapwa babae, ang turo ni Soriano may pag-asa pa rin maligtas. Bakit tayo, mga magulang at mga kaibigan, yan ang ating nakita. Ano ba nangyari dito po sa consultation nung nakaraang pasalamat nila
Natatandaan niyo po ba yung lumapit na isang gay? Umamin na siya po ay bago pa maanib sa grupo nila Soriano, eh halos araw-araw nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Hanggang sa siya po ay magkaroon na po ng HIV. Nung umpisa, tulo. Tapos bandang huli, HIV na. O tapos, itong lumapit sa consultation, meron po siyang mga nakilala at nakausap na mga aktibong miyembro sa grupo ni Soriano. Siya po'y nasyak. Nagulat siya, bakit? Kasi umamin sa kanya yung mga aktibong miyembro sa grupo ni Soriano, mga lalaki po na nakikipagtalik pa rin sila sa mga kapwa lalaki nila. Itong nagtanong na ito, siya mismo nagulantang, nabigla. Bakit? Hindi niya inaasahan na mga miyembro na sa grupo ni Soriano, mga lalaki, nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Samantalang siya, ang sabi niya, nung ako po ay nabautismuhan, nahinto na po, natigil na po yung aking ginagawa na yan. Nagulat nga po ako nung malaman ko na meron na pong mga kaanib dito, tuloy-tuloy pa rin sa ginagawa nila. O ano naging sagot ni Soriano? Sislos, kausapin mo yan. O tingnan niyo po si Soriano, matandang dalaga ang inutusan para kausapin yung mga binabanggit noong whistleblower. Na mga nakausap niyang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Yun nga sinasabi ko noong nakaraan na nakulangan ako sa sagot ni Soriano doon sa nagtanong sa kanya sa consultation. Wala man lang diin, wala man lang ngipin o pangil na ipinakita si Soriano. Parang si Soriano nag-aalangan din sa aking napakinggan, Brother Jacob Santos. Si Soriano malambot na malambot doon sa naging pagbubulgar noong lumapit sa consultation. Ang sinabi lang ni Soriano, sige, sislos, kausapin mo ha yung mga sinabing na mga miyembro na rito na nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Biruin nyo mga magulang at mga kaibigan, si Sister Los na matandang dalaga na walang ang aasahan natin na ang makikipag-usap matandang dalaga, ang pag-uusapan tungkol sa sex. At ang usapang sex ay lalaki sa kapwa lalaki. Nag-iisip po ba tayo mga magulang at mga kaibigan? Ang binigyan ni Soriano ng assignment na kausapin itong ni-report ng mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki, matandang dalaga. Ano ang alam ni Sister Loss tungkol sa usapin na yan? Lalo yan usapang sex, pakikipagtalik. At ang pakikipagtalik na yan ay hindi normal dahil lalaki sa kapwa lalaki. Isang matandang dalaga ang inasay ni Soriano para mag-imbestiga. Hindi ba dapat kung mayroong dapat mag-imbestiga dyan, si Bonjing yon? Tama po ba? Kasi si Bonjing ang nasa Pilipinas. Hello? Ayo po ba ay nakakasunod sa ating tinatalakay ngayong gabi? Yan ang nakita ko bakit merong inassign si Soriano para kausapin itong mga na-i-report
na mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Hindi ba masela na usapin yan? Bakit isang matandang dalaga ang binigyan ni Soriano ng assignment para makipag-usap? Ang kakausapin ay mga bading, nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Eh, ang inutusan ang isang matandang dalaga. Ha? Kung meron mang dapat na utusan para kausapin yung mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, hindi ba dapat yung nasa Pilipinas na pangalawa? Ha? Yung pangalawang leader, hindi ba dapat si Bonding yun? O iniiwas din ni Soriano si Bonding kasi eh, ito magtsuhin na to, nakakaalam kasi ha. Alam nila yung ano niyan eh, kung ano talaga ang kalagayan. Bakit hands off si Soriano at maging si Bonding dyan sa usapin na yan? Nagtatanong lang ako, ha? Nagtatanong lang ako, wala naman akong binibigay na konklusyon dito eh. Bakit iwas Pusoy ang magtsuhin para yung na-i-report na yan na mga miyembrong bading na nakikipagtali sa kapwa lalaki? Bakit hands off si Soriano, hands off din si Bonding? Bakit ang ini-assign para mag-imbestiga ay isang matandang dalaga? Meron bang mangyayaring magandang usapan dyan? Ha? Meron bang mangyayaring malinaw na usapan dyan sa matandang dalaga ang makikipag-usap? Paano papaaminin ni Sister Loss yung mga gumawa ng ganyang pakikipagtalik sa kapwa lalaki? Ano naman ang malay ng isang matandang dalaga sa ganyang usapin na yan? Yan nga yung sinasabi ko eh. Yan sa grupo ni Soriano, maraming nangyayari dyan na wala sa hulog. Ha? Ano po yung sinasabi kong mga wala sa hulog o kagaya niyan? Sila Sister Loss, matandang dalaga. Yung Sister Baby, matandang dalaga. Eh, nung gumawa po ng Mother Club, sila po ang nilagay na head. Yung mga Mother Club, ang nilagay po na pinaka-head nila, mga matandang dalaga. O paano yung matandang dalaga mapapamunuan yung mga ina, mga nanay noong grupo na yon? Ang mga nilagay na mamumuno, mga matandang dalaga, mga hindi naman naranasan talaga yung maging ina. Na sila mismo yung mga anak. Nang sarili nilang sanggol. Tama po ba? Yung ating mga kasama, pwede po bang sumagot? Malaman ko naman kung kayo po ay maayos po ninyong na tatanggap ang mensahe. Nakikita nyo po ba yung ang tawag dyan eh, balintuna? Balintuna po yun eh. Nilagay na head ng Mother Club. Yung Mother Club, ang mga membro, mga nanay, mga ina, mga may anak yun. Nung maglagay sila ng head ng Mother Club, matandang dalaga ang nilagay. Paano magkakaintindihan yung mga yan? Para din yung legal department nila Soriano. May legal department sila, may mga abogado dyan, may fiscal pa, may judge. Tapos, ang nilagay na head ng legal department, bagsak sa bar exam.
Hello? Ha? Naintindihan niyo po ba? Nakikita niyo po yung punto ko. Paanong mapapalakad ng matino ang legal department ng grupo nila Soriano? Ang mga miyembro ay mga abogado, mga piskal. Ha? Ang head bagsak sa bar exam. Ano mangyayari? Ayan. Yung nagtatanong tungkol sa mga ex-man, pakibigay mo na lang, Brother Jacob Santos, yung video na nagtanong yung mga ex-man kay Soriano. Ang sabi ng mga ex-man, Brother Eli, kami po'y napapahiya na sa mga kamag-anak naming Iglesia ni Cristo kasi po pinagmamalaki namin na wala kayong inaatrasan sa debate. Lahat ng diskusyon, pag may humamon sa inyo, nilalabanan ninyo. Bakit po yung Willie Santiago? Matagal na pala kayong hinahamon, Brad Eli, hindi ho kayo lumalaban. Ha? Kay Jax Rieta? Okay, paki-ano na lang po, ha? Hintayin nyo na lang po yung video noong mga X-Man na yan at mapanood po ninyo kung paanong sumagot si Soriano na halata ng mga X-Man na hindi sila kumbinsido doon sa palusot na sagot ni Soriano, kaya niya ayaw kong labanan ng diskusyon. O ngayon, yung sinasabi ko po, mga magulang at mga kaibigan, kung naintindihan po ninyo, bakit malakas ang loob noong mga miyembro sa grupo ni Soriano, mga lalaki na makipagtalik sa kapwa lalaki? Nasyak nga yung nagtatanong sa consultation, ako po, Brad Eli, ginagawa ko po yan nung hindi pa ako bautisado. Pero nung mabautismohan na po ako, nahinto na po yan. Nagulat nga po ako nung may mga makausap ako na ginagawa pa rin nila at sila man may sakit din. Isipin niyo po, yung nagtatanong na nung mabautismohan siya, natigil na yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki. O ngayong mismong nalaman niya na miyembro niya, ginagawa pa rin niyan. Ibig sabihin, lalakas din ang loob nitong nasa consultation na meron pala namang miyembro na ginagawa pa rin yan . Tama po ba? Lalakas din ng loob nun. Lalo nga si Soriano, yung sagot ni Soriano, walang diin, walang ngipin. Hindi ba lang nag-warning si Soriano na, "Sis Los, kunin mo ngayon ang mga pangalan noong mga nabanggit na yan. At yan ay pag napatunayan na may katotohanan, titiwalag ko yan." Dapat ganun. Tama po ba? Dapat nagpakita si Soriano ng diin, ng ngipin na may karumal-dumal yung ginagawa nyo na yan. Binababoy ninyo ang iglesia pagka ganyan. Dapat may ganun man lang sinabi si Soriano . Wala, mga magulang at mga kaibigan. Wala man lang ganong ginawa si Soriano . Napakalambot ni Soriano doon sa usapin na yun. Samantalang sa Biblia, mababasa natin, hindi kinukonsinti yung ganyan. Sa panahon ng matandang tipan, pinapatay yung mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Death penalty po, mga magulang at mga kaibigan. Levitico 20 at ang talata po ay 13. Death penalty, pinapatay yan, binabato hanggang sa mamatay. Pareho, ha? O ngayon, sa bagong tipan naman, sinasabi ng Apostol Pablo, unang Korinto, 6:9-11, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Walang kaligtasan. Yang mga ganyan ng ginagawa, lalaki, nakikipagtalik sa kapwa lalaki, pero doon sa consultation, mga magulang at mga kaibigan,
Si Soriano ay napaka ano po niya. Ha? Ang pinakita ni Soriano, kumbaga sa mga nagrarally, maximum tolerance. Ha? Ganun po yung nadidinig ko po sa mga balita. Eh. Pagka mayroong mga welga, may mga rally, nandoon ang mga pulis, mga riot pulis. Ang sinasabi nila, o sige, maximum tolerance tayo. Ha? Eh, yun ang ginawa ni Soriano eh. Ha? Brother Epi, hinahanapan ko si Soriano magpakita man lang ng tigas eh. Ganun ba? O sige, kunin lahat ng pangalan ng mga yan. Imbestigahan ngayon, ha? At pag napatunayan na totoo talaga na ginawa nila yan, tiwalag lahat yan. Eh, hindi po ganun eh. Sister Loss, bahala ka na, ha? Usapin mo yung mga yan. Sabi, ang inuuto sa makipag-usap, matandang dalaga, ang pag-uusapan ay sex. Ha? At yung sex eh, hindi naman pangkaraniwang sex dahil sex sa kapwa lalaki. Eh, ano naman ang gagawin kay Sister Luz? Eh, baka kahit magtanong eh, hindi makapagtanong Sister Luz eh. Tama po ba? Maaalangan siya na uriratin, paano ba nangyari, ano ba ginawa ninyo, paano ba yan, wala man lang ganun. hindi nga magagawa ng isang matandang dalaga na kausapin yung mga yan eh. Tama po ba? O ngayon, ang punto ko po ganito, bakit malakas ang loob ng mga miyembro sa grupo ni Soriano? Na lalaki sila ay nakikipagtalik pa rin sa kapwa lalaki dahil nga sa turo ni Soriano na yung mga taga Sodom at Gomora ay may pag-asa pang maligtas. Yan ang nakikita ko dyan eh. Hindi kasi turo ni Jesus Christ yan na yung mga pinarusahan, nilipol ng Diyos na mga taga Sodom at Gomora ay bigyan pa niya ng pag-asa sa kaligtasan. Eh si Soriano, nagbibigay ng tsansa na maligtas pa ang mga taga Sodom at Gomora. Bakit? Unang-una, si Soriano nasa Brazil kasama si Private Nurse. Tapos, nandyan din po yung mga miyembro. Noong Happy Christian. Yung Happy Christian, ang mga nandyan po, yung mga bakla, tomboy, na mga miyembro sa grupo ni Soriano. O ngayon, eto na. Nakikita na natin. Ha? Nasyak yung nagtatanong sa consultation na mga miyembro na po sila dito pero nakikipagtalik po sila sa kapwa lalaki. Meron nga pong sakit ngayong nakausap ko eh. O bakit ganun kalakas ang loob noong mga miyembro sa grupo ni Soriano na gawin pa rin yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki dahil may tinuro nga si Soriano na yung mga taga Sodom at Gomora may pag-asa pa na maligtas sa araw ng paghuhukom. O hindi naman ganoon ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang turo ni Jesus Christ eh higit na parusa ang igagawad sa mga bayan na tinanggihan ang pangangaral ng mga apostol kumpara sa parusa na mararanasan naman ng mga taga Sodom at Gomora sa araw ng paghuhukom. Dahil nga po sa dagat-dagat ang apoy, yun na po ang final judgment. Sa dagat-dagat ang apoy, paparusahan ang mga taga Sodom at Gomora. Pero mas mabigat ang parusa noong mga bayan na tinanggihan ng pangangaral ng mga apostol. Sa kabila na nakasaksi sila, nakaranas sila ng mga himala ng Diyos at pagpapagaling ng Diyos. Sa YouTube, meron ngayong 40. Facebook Live, 33. Praise the Lord.
Ha? Nagkakaintindihan po ba tayo? O ngayon, ano po ang patunay natin sa Biblia na talagang wala pong pag-asang maligtas yung mga taga-Sodom at Gomora na nilipol ng Diyos? Ano po ang ating batayan sa Biblia na lahat ng mga nilipol ng Diyos sa Sodom at Gomora, kahit mga bata pa, ay wala silang pag-asang maligtas. O ito po, basahin ko po ah. Dito po sa aklat ng Judas, sa kapitulo 1, at ang talata po ay 6 hanggang 7. O babasahin ko po ang mga talata. Judas 1:6 hanggang 7. Sa magandang balita Biblia po, basahin ko. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ng kanilang tahanan, kaya't sila ginapos ng Diyos na di mapapatid na kanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Ang binabasa po natin, mga magulang at mga kaibigan, yung mga fallen angels, mga nagkasalang anghel, ito po yung sa panahon ni Noe. Ah, may mga anghel na ang ginawa, nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao. Nakikinig po ba ang ating mga kasama? Ah, mga fallen angels po ito. Dahil sa ginawa nilang kasalanan, ano po ginawa ng Diyos sa kanila? Sila ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Ah, yung mga fallen angels nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao sa panahon ni Noe. Nagkaroon sila ng mga anak, yung mga higante. Tama po. Ang tawag yan ay Nephilim. O ngayon, ano ginawa ng Diyos sa mga anghel na ito na nagkasala? Sila po'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala. O pag-aralan po natin yung palang mga anghel na nagkasala, nakagapos sila ngayon. Iginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at sila po'y ibinilanggo sa pusod ng kadiliman. Yung mga anghel, di po ba sila mga espiritu? Pero sila po ay naigapos ng tanikala at nailagay sa bilangguan. Napansin niyo po ba yun? Yung iba, hirap na hirap itong paniwalaan. Paano daw makakapag-asawa yung mga anghel? Espiritu sila. O ito nga, pinapakita ko sa inyo, itong mga anghel na espiritu, nag-asawa sila. Dahil sa kasalanang ginawa nila, ginapos sila ng Diyos ng tanikala at nilagay sa bilangguan. O ito ngayon ang pag-isipan natin. Paano nangyari iyon? Na yung mga anghel na nagkasalay, maigapos ng tanikala at mailagay sa bilangguan. Ibig sabihin, may katawan ang mga anghel. Tama po ba? Hello? Hindi nyo mapapakinggan kay Soriano to. Yung mga anghel na nagkasala, iginapos ng Diyos ng tanikala na di mapapatid. Tapos sila'y nilagay sa bilangguan. Yung mga anghel pala, pwedeng maibilanggo at pwede ring maigapos ng tanikala. Ano ibig sabihin?
Kaya sila naigapos ng tanikala at nailagay sa bilangguan. Ang Diyos ang gumawa niyan kasi ang mga anghel may katawan. Kaya nga sila'y nakapag-asawi. May katawan sila. Yung mga kasama natin, naintindihan niyo po ba yung punto na yan? Kilala niyo ba yung mga anghel? Hindi ba sila pagka nagpunta sa lupa, nagpakita sa tao, nakikita naman ang tao, nakakausap pa nga? Yung mga pumunta kay Lot, nakita nung mga nandun na magagandang lalaki, kaya nga gusto nilang makipagtalit. Tama po ba? Yung nagpunta kay Lot, hindi yung nagpunta kay Abraham, pinakain pa niya yun eh. Hello! Sana nakita niyo po yung binibigay ko ng punto. Para maintindihan niyo po yung nangyaring pag-aasawan noong mga fallen angels sa mga anak na babae ng mga tao, paano sila makakapag-asawa kung wala silang katawan? May katawan ng mga anghel. Kumain nga yan eh, kumain. Ha? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ang ginawa ng Diyos sa mga fallen angels, ginapos niya ng tanikala, nilagay pa niya sa bilangguan. O papaano nagawa ng Diyos na gapusin at ilagay sa bilangguan ng mga anghel na ito kung wala silang katawan? Kaya sangayon po ba kayo na may katawan ng mga anghel? Hello? Nakuha niyo po ba yung punto na yon? Ang mga anghel, may katawan din sila. Kaya lang yung katawan nila, iba sa katawan natin. Amen. Hello? Sana, itong punto na ito, naiintindihan ng ating mga kasama. O ngayon, bakit ito po ay binibigyan ko ng diin sa ating ngayon na itong mga nagkasalang anghel, dahil sa kasalanang ginawa nila, sila po ay ginapos ng Diyos, nilagay sa bilangguan, at inilalaan sila para sa paghuhukom. Balikan natin yung talata. Basahin ko po, Judas 1, at ang talata po ay 6-7. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan, kaya sila ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Nakakulong po ang mga fallen angels. Sila po ay inilalaan na hatulan doon sa dakilang araw ng paghuhukom. O ngayon, ano po ang sabi sa 7? Alalahanin din ninyo na ang Sodoma at Gomora at mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman. Kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di namamatay bilang babala sa lahat. Ano dapat nating maunawaan dito? Nung isulat po ni San Judas ang kasalanan ng mga fallen angels at yung parusa na ginawa ng Diyos sa mga fallen angels, ang kasunod po ay yung tungkol sa kasalanan naman ng mga taga Sodoma at Gomora. Ano ibig sabihin? Yung kasalanan ng mga fallen angels na sila po ay nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao na yun po ay taliwas sa lungat, sa kanilang estado, sa kanilang kalagayan bilang mga anghel. Meron po pala tayong dapat na makita rito.
Ha? Yung mga taga-Sodoma at Gomora, yung bigat ng kasalanan na ginawa ng mga taga-Sodoma at Gomora na pakikipagtali ng lalaki sa kapwa lalaki, ng babae sa kapwa babae, yun po ay katulad din. Ha? Kasing bigat din nung kasalanang ginawa ng mga fallen angels. Amen. Kaya kung yung mga fallen angels, wala nang pag-asang maligtas, yung mga taga-Sodoma at Gomora, ganun din, wala na rin pag-asang maligtas. Bakit? Magkagrado lang naman yung kasalanang ginawa ng mga fallen angels at nung mga taga-Sodoma at Gomora. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? O, basahin ko po dito po sa Bibliang Tagalog. Ha? Mas malalim po na Tagalog. At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ng kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa paghuhukom, sa dakilang araw. Gayon din! Napasin niyo po ba? Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagpapakabuyo, sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay na pinakahalimbawa na sila nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. O, kaya papaano si Soriano nagbibigay pa ng tsansa na maliligtas pa yung mga taga-Sodoma at Gomora sa araw ng paghuhukom. E samantalang itong si San Judas, ha? Sa kanyang sulat, ipinakita niya yung kasalanan ng mga fallen angels at kasalanan ng mga taga-Sodoma at Gomora, yun po ay magkagrado lang. Amen. Kung papaanong yung mga fallen angels, ang kasalanan po, may kinalaman sa sex, ha? Sa pag-aasawa. Kasi, anghel, nakipag-sex sa mga anak na babae ng mga tao. Magkaibang, ano yan eh, magkaibang uri yan eh. Ha? Magkaibang uri, hindi isang uri yan. Magkaibang species. Tama po. O ngayon, ito namang ginawa ng mga taga-Sodoma at Gomora. Labag yan sa katalagahan. Lalaki sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae. Ano ibig sabihin? Kung yung mga fallen angels, wala ng pag-asang maligtas, ganun din ang mga taga-Sodoma at Gomora. Wala na rin pag-asang maligtas sa araw ng paghuhukom dahil magkahalintulad lang naman sila ng kanilang ginawang kasalanan. Magkagrado lang. Ha? Pareho lang ang bigat noong pagkakasalang ginawa ng mga fallen angels at ng mga taga-Sodoma at Gomora. Amen! Maliwanag po ba yan sa atin? Kaya yun na sinasabi ko, si Soriano, ang ipinapangaral niya, halo, Ebanghelyo ni Perez, Ebanghelyo ni Soriano, pero hindi Ebanghelyo ni Kristo. Kasi ang Ebanghelyo ni Kristo, ang turo ni Jesus Christ, itinuro niya ang mga taga-Sodoma at Gomora, wala nang pag-asang maligtas sa araw ng paghuhukom. Dahil ang mga fallen angels, ganun din na nag-asawa sa panahon ni Noe, wala na rin pag-asa na maligtas pa sa araw ng paghuhukom. Amen. If you are blessed by this ministry, thank you for your support. Church Bank Account, Members Church of God in Jesus Christ Worldwide.